Hey guys, so magsingit tayo ngayon ng isang topic sa semester na to, yung surveying. And yung topic na isisingit natin ngayon is yung horizontal curve. So ano nga ba ang ibig sabihin ng, or ano nga ba ang horizontal curve? So napapansin nyo to sa mga daan, okay? So kapag isang straight road, then bigla magkukurba, okay, yun yung ating horizontal curve. So horizontal curves are curves in the horizontal plane that connects two tangent sections. Okay? So, for example ito, meron tayong tangent section, yan. Then, bigla magkukurba. Okay? Ito yung ating horizontal curve. Tapos ito yung center line ng ating road or highway. Ayan. So, itong part na to, ito yung ating horizontal curve. So, nililayout to and dinidesign din. Okay? So, meron tayong iba't ibang type of horizontal curve. Yung first type is yung tinatawag nating simple curve. Yung pangalawa naman is yung compound curve. Okay? And yung pangatlo naman is yung tinatawag nating reverse curve. And yung pang-apat naman is yung tinatawag nating spiral curve. Okay? So yung horizontal curve natin is part lamang ng malaking circle. Okay? So arc lang siya. Arc lang na part ng circle. So for example, ito yung ating circle. Then, itong part ito is an arc. Okay? So, part lang siya ng ating circle. Ganun yung mga horizontal curve. And yung ating simple curve is a single, okay, is a single arc of a circle. So, number one, ito yung ating simple curve. Okay? So, ganyan lang siya. Okay? Ayan. So kapag compound, two simple curves that connect to each that are connected, okay? Pero tuloy-tuloy lamang yung ano niya, yung kurbada niya, okay? So ito yung ating compound curve. So isang ano, simple curve, then another simple curve. Yan yung compound. So tuloy-tuloy na curve pero magkaiba na simple curve. So reverse curve naman, dalawang simple curve pero magkaiba yung or magka-reverse sila. Okay? So, ito yung ating isang curve then reverse na simple curve. Yan. Ngayon yung ating reverse curve. And yung number 4 naman, spiral. Dito kasi sa ano, sa mga sa horizontal curve natin, meron tayong radius na ginagamit para i-layout yung ating horizontal curve. And dito sa spiral, gumagamit tayo or nag-vary yung mga radius niya. Okay? So, parang ano siya, series of curve. Series of simple curve yan. Tapos iba-iba yung radius niyan. Nag-vary siya. Okay? Yan yung spiral curve. So, yung first na pag-uusapan muna natin with examples is yung ating simple curve. So, pag-usapan natin yung mga elements na meron sa ating simple curve. So, ito yung mga yan. So, para makagawa tayo ng simple curve, kailanganin natin ng two tangent line. Okay? So, sabi natin ito yung beginning of the curve and end of the curve. So, mula rito, meron tayong radius. And so this is O, which is the center of the arc. And this is the radius. Then, ito yung beginning ng curve natin. Then, end of the curve. Ayan. Then, yung beginning ng ano natin, curve, ang tawag dun is PC or point of curve. And yung end ng ating curve is tinatawag natin PT or point of tangency. And itong dalawang line na to is yung ating tangent line. Okay? And the intersection of the two tangent lines
is the vertex, or sa iba namang book, tinatawag siyang point of intersection. Okay? So, ano nga bang mayroon sa tangent line na to sa radius? So, kung maalala ninyo sa geometry ninyo, yung ating tangent line with the radius is perpendicular. Okay? So, perpendicular yung ating tangent line to sa ating radius. So, mahalaga to na kaalaman or knowledge para mas madali natin makuha yung mga missing elements do sa ating simple curve. Okay? Ano pa ba? So, yung kaduktong naman ng ating PC to PT na horizontal, yan, pag pinagduktong natin yung ating PC and PT, ang tawag doon is chord. So, sabi natin chord C. Ayan. So, kung nalalaman ninyo sa inyong geometry, ito yung ating circle, and any lines na nasa loob ng ating circle na hindi equal sa radius and hindi equal sa diameter is what we call the chord. Okay? And yung line na meron tayo sa ating circle sa labas, ito, na kung saan perpendicular siya sa radius, yung nga yung ating tinatawag na tangent line. Okay? Yan. Then, kapag pinagdugtong natin yung center ng arc natin doon sa ating vertex, yan, hahatiin niya yung ating curve sa equal part. Okay? So, sabihin, nahati rin niya yung ano, yung ating chord. So, this will be equals to C over 2. And ito rin is C over 2. Okay? And yung angle ng ano natin, okay? Yung angle na makikreate ng dalawa nating tangent line, ito, yung angle na to, tawag dyan is angle I, or intersecting angle, or angle of intersection, or sa ibang book rin, tinatawag rin siyang central angle. Kasi dito, sa arc, ang tawag doon is central angle. Kasi itong I na to is equals to sa angle na nandito. So, ito yung ating central angle. Okay? So, kung ang line na to is hinati yung ating curve sa equal part and yung ating chord sa equal part, therefore, mahati rin sa dalawa yung ating central angle. I. Kaya maging I over 2. Okay? Then, meron pang ibang element dito. Yung distance ng ating midpoint, distance ng midpoint ng ating curve to its vertex, ang tawag dyan is external distance E. And the distance, yes, external distance kasi sa labas na siya ng curve. And yung distance naman ng ating midpoint ng curve to sa gitna ng ating chord, ang tawag naman dito is middle ordinate. So, kapag sinabi ting ordinate, ibig sabihin Y. Okay? So, ibig sabihin, dito yung ating X-axis at sa gitna niya, middle, okay, meron tayong ordinate or Y. So, ito yung middle ordinate natin. Okay? So, middle ordinate, ibig sabihin, nasa gitna rin ng ating or yung Y component ng ating curve dito, mula doon sa ating chord. Middle ordinate. Okay? So, yan. So, dahil sa yung mga element na yan, kukunin natin siya sa pamamagitan ng simple trigonometric function, yung Sokotova. Okay? Kaya mahalaga na alam natin na ang relationship ng ating tangent with ang relationship ng ating tangent sa radius is perpendicular. Okay? Kasi, so, dahil perpendicular, ibig sabihin makagawa tayo ng right triangle. Tama ba? Okay? So, ito yan. Ayan. Then, this is the tangent line. And, ito naman yung ating R. Okay? Tapos, ito yung ating I over 2. So, ang relationship ng ating tangent line to I over 2 is opposite. And, adjacent naman yung ating I over 2 sa R. Ibig sabihin, gagamit tayo ng TOWA. So, tangent of I over 2 is equals to opposite T over adjacent na R. Ibig sabihin, para makuha yung R, it is equals to T over tangent of I over 2. Okay? Or kung kukunin mo naman is T,
that is equals to r tangent of I over 2. Okay? Yan. Okay? So, kung gusto mo naman kunin yung ating external distance na E, okay? Kunin rin natin dito. Kasi ano yan, di ba? Yung hypotenuse ng ating triangle ng T and R. Kaso ito, buo nito is R. Tama ba? R to. Then yung E natin is part ng triangle na to. Okay, and ito ay R. Okay? So, ibig sabihin, ito ay R plus E. Yan na. So, R plus E. Okay? So, kung in relationship with R, ang ating R plus E is hypotenuse, yung ating R is adjacent sa I over 2. So, ang gagamit tayo ng cosine. So, cosine of I over 2 is equals to adjacent R over hypotenuse na R plus E. Okay? Ibig sabihin, R plus E is equals to R over cosine of I over 2. Okay? Therefore, ang ating E is equals to R over cosine of I over 2 minus R. Ilabas natin yung R. Ang ating E is simply R multiplied by 1 over cosine of I over 2 minus 1. Okay? Okay. Kunin naman natin yung ating middle ordinate. So, yung middle ordinate natin, part siya ng R. Okay? So, ibig sabihin, ito niyan, mula rito, papunta rito, and this is equals to R minus M. So, makagawa rin tayo ng right triangle mula rito. So, R and dito. Okay? Yan. So, right triangle din yan. Okay? So, yan. So, this is, okay? R minus M. And yung ating radius mismo is hypotenuse. Ito yung 90 degree. Then, syempre, paras lang yung ano natin, angle I over 2. Okay? So, ang ating R minus M is adjacent and R is hypotenuse. So, cosine ulit. So, cosine of I over 2 is equals to adjacent na R minus M over hypotenuse na R. So, ibig sabihin, ang R minus M natin is equals to R cosine of I over 2. So, i-transpose natin yung M. Ito na, i-transpose natin dito. Ibig sabihin, yung ating M is equals to R minus R cosine of I over 2. Ilabas natin ng R. M is equals to R multiplied by 1 minus cosine of I over 2. Yan. So, ito yung ating middle ordinate. Next naman, kunin naman natin yung ating chord. So, ito yon. So, C over 2. And that is opposite to I over 2. So, sine of I over 2 is equals to C over 2 over R. Okay? Therefore, ang ating C is equals to 2R sine of I over 2. Ayan. So, kunin naman natin yung ating curve. So, ito yung ating curve. Yung mismong length ng ating curve. Ayan. Ayan. So, sabi natin L. Okay? So, arc yan. Arc length. Kaya yung arc length natin is part ng circumference ng circle. Tama ba? So, pwede natin sabihin na mag-ratio or pwede tayo mag-ratio and proportion. So, ito yung ating L. This is I. And sa circle natin, ang circumference ng circle is 2 pi r. Tama ba? And yung angle niya is 360. Or simply yung semicircle, pi r. Okay? Tapos yung degrees niya or angle is 180 degrees. So, gawin natin, mag-ratio proportion tayo. So, L over I is equals to pi r over 180 degrees. Therefore, ang ating L is equals to I multiplied by pi r over 180 degrees.
Pwede yan, okay? Ngayon, meron tayo doon sa ating sa surveying yung degree of curve. So part lang siya ng ano ng ating curve. Okay, na ang angle is D or degree of curve. Tapos yung standard size niya or sorry, standard length ng ating curve is 20 meters. So pwede tayo mag-ratio and proportion din diyan. Okay? Magiging ano natin, degree of curve, yung yes, degree of curve is D and yung length nito is 20 meters. Sabihin L over I is equals to 20 meters over D. Or simply, ang ating L is equals to I multiplied by 20 over D. Ayan. Okay? So, kung meron tayong given na degree of curve, kung wala, pwede natin gamitin to. Okay? Ngayon, pwede natin i-equate to dalawang L. So, equate natin. So, I multiplied by 20 over D is equals to, dito, I multiplied by pi R over 180 degrees. So, cancel lang I. Ang matitira is R is equals to 20 meters multiplied by 180 degrees over pi D. And this is equivalent to 1145.916 over D. Okay? Yan. So, yung iba, pinapamemorize na lang to, pero hindi naman ano masyadong nalaman ng mga estudyante kung saan nagmula. So, dyan siya nagmula. Okay? Yung 1145.916. Okay? So, ito yung mga equation natin para sa ating simple curve. And yung mga next ano natin video is mga problem na. So, meron tayong nakaprepare na 3 problems for simple curve. Okay?